I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. Okay, good morning mga karab. Andito po tayo ngayon sa Maiduaw, CDO. At saka meron po ako nakilala isang ginang. Siguro ginang na siya kasi ginang na talaga si Ma'am Jim. Isa po siyang matawag po nating bali caretaker po sa buong Duaw ng Cagayan de Oro. Hello Ma'am Jim, good morning. Hello, good morning. Taga saan po si Ma'am Jim? Taga Kalaanan. Taga Kalaanan. So, ilang taon na po tayong nandito sa Cagayan, particular sa Kalaanan? 3 years. Sa 3 years, so, original place niyo po, kung 3 years ko lang po ito sa Kalaanan? Sa Lapasan kami. Lapasan. Ah, sa may Lapasan. So, bali, naglipat lang kayo ng tirahan. So, dito sa tinatrabaho, ano, mag ilang taon na po kayo dito, buwan? 8 months? January. Sorry, okay lang, naka-8 months ako. Okay lang. Then, sa 8 months mo, ma'am, ano pong mga naging experience niyo po dito sa Duaw? By the way, ba't po siya tinawag na Duaw? Para sa mga gusto mo Duaw dire, kaya hangin, aksay, para dagdag istri, ay ka nang para wala sa istri sa mga na problema ni mo. Stress, pero wala po bang lumulundag dyan wala. Wala pa naman so far. So, may asawa, siguro may asawa. Ilan na po yung anak natin? 5. So, ilang taon na po kayo, ma'am? 40. Really? 40? Hindi halata. Parang ano na, nasa mga 30 or below 40. Grabe, so. At the age of 40, siguro, ilan ang taon yung anak mo? 21 ang magulangan. Oh, imagine, 21. Yung eldest ko po is 20. So, mas nauna kang magkaroon ng ano asawa. So, 5, ano, puro lalaki, puro babae, or? 3 babae, 2 lalaki. Tapos yung panganay niyo po, ma'am, may pamilya na o nag-aaral pa? Nag-aaral po sila ng college. Pero, okay din naman po sa inyo na hindi po kayo nahihirapan sa pagpapaaral. Bisog yun. Talagang ganyan ang buwan ko. Kahit nga ako, mahirap yun kasi meron talis at saka sinirahay. Dalawa nga lang yung anak ko pero mahirap pa rin sa sitwasyon namin mag-asawa. So, dito ma'am, sino na po yung mga na-encounter? Ano yun na pong ginagawa nyo dito sa ano, palibot? Ano? Kanday na po ang mga estudyante dito na gusto. Ah, so bawal. Bawal din. Mga lucky boy, pumasok dito, bawal din. So, bawal talaga sila makapasok. So, kung mga estudyante, okay lang. Okay lang. So, at least meron din makapag, ano, sa kanila na guidance na isang magpapawag na natin kita kasi mga bata pa yun. Ano yung karaniwang address na tinatawag sa'yo? Ma'am, tita, ate, or ate? Ate talaga kasi. Hindi pa kasi, parang hindi pala, hindi talaga kayo mukhang tita. Talagang ate pa lang. So, yung sa pamumuhay niyo ma'am, ano po yung trabaho ng asawa mo? Nandun sa RTMI. Sa may RTMI, Bachelor. So, malaki-laki din ang ano. Pero ilang, sa isang, ano ba yan? Ilang linggo ang uwian, araw? Hindi, nandun sa opisina. Sa opisina. Bulwa. Hindi talaga sa bus na nagbabiyahe, ganun. So, ilang taon na rin din po yung asawa niyo doon? Sa akin ay 15 years. Grabe, imagine 15 years, mataas na rin. So, kumusta yung, siguro marami na, siguro malaki-laki na rin yung, ano natin, yung bonus natin dyan. Baka ma-share naman dyan. sa ano po natapos niyo pala, ma'am? Graduate High School. Graduate High School po, dito rin sa Cagayan. Pero yung origin place niyo po is? Doon sa Lapasan. Lapasan talaga yung mga magulang mo at saka aso. Sa ano ma'am, ilan po kayong magkakapatid? Anong? Marami. Atong laki, tatlong bae. So puro ano na, may pamilya na. Pang ilan ka sa inyong magkakapatid? Kalima. Pang
5 also five. So ikaw yung sikat po the last na at least so yung mga kapatid mo ma'am nandito lahat sa ano sa Cagayan, so may asawa at may pamilya na lahat. Bali sa ano po ma'am, ano pong masasabi natin, masasabi niyo po sa panahon ngayon lalo na pag parating na yung Pasko, ano, meron po ba kayong preparation? Mayroon pero konti lang para salo-salo. Salo lang talaga sa pamilya. Mayroon po sa silingan na kay among silingan. Mga ano kanang mga for kanang public ayo na gusto na kasi matabang. Ano yung sure. Sumang relocation or Russia? Russia madala o ay relocation siya ang kuwanan na. Relocation from Sendong na ano? Ah, parang saan? Saan yung kalaanan dito ba yun sa may bandang? Sa SM Uptown. Ay, SM Uptown pala. Kanito ang pala yung dito. So, kamusta? Hindi niyo po ba naranasan yung ano yung bagong Sendong? Naranasan po yung Sendong. So, doon kami dati nakatira sa Pasya. Taas kaya ito. So, grabe yung trauma. Pero buti na lang, intact yung pamilya nyo. Hindi kayo nagkahiwalay-hulay. Pero at least, ganun din po. So, yung mga ano yun, mga daily needs, kung like sa paparating na Pasko, ano po, di ba, magkunting salo-salo. Ano po yung isang gusto mong matanggap? Hindi lang na lang regalo, basta po yung ano gusto mo lang na dumating sa ano mo sa buhay mo meron ano lang kahit walang ano at kahit konti ang may retrieve na so okay lang healthy o happy lang din healthy kung may mga konting kuan sure lang sa silingan yan lang bali yun din sa buhay pa po yung mga nanay at tatay mo. Pero ang both nanay at saka tatay or nanay lang? Yung dalawa. Ay, yung dalawa. So, since patay na yung mga magulang mo, ma'am, ano po yung message na hindi mo naparating sa kanila or meron po ba kayong message na sana kung buhay pa kayo, ito yung sasabihin sa kanila? Po, nagpasalamat po sa kanila sila pag-atulang sa kuha, nag-tarong po nila. Well, anak lang niyo. So, ilang taon na po wala si nanay at saka si tatay? 4 na kapo eh. 4 years. So, 36 kayo. So, nung pagkawala ng mga magulang mo, ano po yung dinamdam niyo? Masakit po ba talaga pag wala ng magulang? Ay, wala na ka nakaguide o nakapag sa mga istorya sa mga problema nila na kapatid sa mga Pilipanan. Pero imo ang husband, ma'am, okay lang siya sa mga ano ni mo? Ilikay. Uy, isa na yung mga upuan, mga kapapa niya. Dili kayo, kay dili kayo nagpuso yung kapapa. Ah, dili lang po. Pero wala di, ano na ka ng dili na kontra gusto, ana. Pero sayang at the age of 36 na wala sa bagay. Ganun talaga ang buwan. Hindi mo naman talaga may iwasan. Pero yung sa mga kapatid mo, ma'am, baka meron kang gustong sabihin na paalam sa kanila. Shout out sa mga kapatid natin dyan. Shout out sa mga kapatid na nag-a po yung City Hall. Ah, sa City Hall. Kailangan ko na patuloy sa kuha. At least, tinulungan kayo para makapasok dito. Then yung mga ano, ma'am, yung gusto nyong maging sa pamilya mo, kung sana kung meron kami maraming pera, ganito yung gusto ko para sa mga anak ko at saka para sa asawa ko. Ano po yun, ma'am? Baka meron po kayong kahit konting kahilingan sa Panginoon. Wala. Okay lang yan, huwag kang umiyak. Kung gusto mo nga umiyak, iiyak tayong dalawa. Sasabayan kita, iiyak tayo. Sige. Wala lang. Kung kanang okay lang yan ka na mo kwan. Kahintang isang sakto-sakto lang ang mong mundo. Okay na basta healthy ang mga bata. O malibaya na mong pagkili. By the way, Ma'am Jim, what's your family name? Chimera.
Our family name? Silvio. Silvio, so... Salamat. Ah, ito po si Ma'am Jim Silvio from... Tamaman... Kalaanan. So, nice meeting you guys. At saka, shout out sa mga kapatid niyo, ma'am. Shout out po sa mga Uson. Diyas na naragili ako sa Tito. Mga family name nila, ma'am? Di na lang ako. Sige, di na lang. So, sa mga kapatid ni Ma'am Jim, kamusta daw po kayo lahat? At saka, kita-kits dayo, kayo sa Pasko. Hmm? Sige, ma'am. Okay, salamat. Okay, at saka, salamat po mga karab dahil andito po na interview po natin si Ma'am Jim at saka nakita niyo po yung anong gusto niya pong mangyari sa kanyang pamilya at sa kanyang pamumuhay. Maraming salamat po at magandang umaga po. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. Hey. I am Pinoy Rob. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.